today, mga kamaster. Ito pala yung JDB tutorial about sa electrical works. Andito na naman tayo muli para magturo ng pag-electrical sa isang bahay na dalawang palapag o tatlong palapag. Tara mga master, samahan nyo ako. Ayun mga master, ito pala yung ginagawang bahay na ng kaibigan natin. Dalawang palapag, pangatlong palapag sa kabil taas. Tayo lang po ang gumawa ng electrical nyan. Tara master, pasilip ko sa loob kung isa-isa ipapaliwanag natin kung ano yung mga ginawa natin. Meanwhile, ayun mga master, ayun, napapansin nyo may panel na tayo, may wiring na tayo, may ilaw na. Ayan, ito yung first floor. Ayun, di pa na wiringan kasi sa taas to hagdan, kakabuhos lang. Three-way yan, yung kaka-three-way niya sa taas, yung ilaw niya, ito sa ilalim ng hagdan. Bali, halos patapos na tayo dito mga master. Hindi ako gumawa ng mga video yung sa pag-umpisa hanggang yung malapit na tayo matapos. Ngayon lang tayo nakagawa ng video kasi na-busy tayo kasi tayo lang po mag-isa yung gumawa ng electrical dito. Bali, pag slabbing pala una, pag slabbing bago buhusan, mag-aabang tayo ng junction box. Tapos PVC yung gagamitin natin. Ito yung huwag nyong kalimutan, huwag gumamit ng flexible hose ng PVC. Kasi na-UP yun. Ang gagamitin nyo, PVC na tubo, huwag yung flexible hose. Ayan, mga tuon natin yan. Inabangan natin bago nagbuho sila. Tapos ang lahat ng humra natin dito pumunta sa panel. Bale, yung panel natin dinisign ko sa likod ng pinto. Nandyan lahat-lahat ng humran. Ayan, para sa mga outlet natulad dito sa TV. Yan, TV yan. Dalawa sa TV, pati sa mga DVD nila o anong gagamit nila to. Yung sa kabila, sa kaliwa, antenna yan. Tagos yan papuntang taas. Nag-chipping lang tayo sa baba. Tayo din nag-chipping. Lahat-lahat, wiring, tubo. Ayan, tapos papunta dito. May outlet tayo dito, banda. Lightings. Ang lightings natin, dito dumaan, pababa sa panel. Lahat ng lightings. Ayan, yung outlet natin, mula dun, nag-chipping tayo papunta dito sa ito yung magiging lamisa nila, kaya ang lagay tayo ng isang outlet doon para sa wall pan nila. In case gusto lang maglagay ng wall pan, mayroon na tayong abang. At paakyat na yung sa second floor yung outlet at may bumaba din. Yung bumaba dito, nag-chipping tayo para dito sa ito yung lagay ng ref nila, refrigerator. May abang tayo sa taas natin nilagay kasi kung sa baba hindi siya masyadong nahirapan tayo dyan, kaya sa taas madali lang tayo makasaksak. Naglagay din tayo ng isang outlet para sa magluto sila ng mga rice cooker, mainitan ng tubig dyan na. Ayun, umakyat din siya sa taas. Tara master, sa taas na naman tayo. Ito yung three-way sa hagdan. Ito yung hagdan natin. Ito yung three-way niya. Isang outlet, tapos dyan, may abang tayo dyan na para sa ilaw. Yung ka-three-way niya, nandito sa second floor. Ayun, nasa second floor na tayo. Ayan, yung ka-three-way niya. Nandito sa taas. Meron papunta yan sa taas pa in case na mag third floor sila. Yung sa baba three-way, ito magiging four-way, tapos yung sa taas magiging three-way. Ginagamit number one yung three-way, four-way sa mga hagdan. Ito na yung second floor nila. Ito yung isang kwarto ng kaibigan natin. Ayan, may electrical na rin, may mga wire na rin yan. Nandito sa loob yung switch niya. Sa kabila may switch din para dito sa ilaw sa labas, ilaw sa taas, at yung ilaw dito sa
balcony nila. Ito yung pangalawang kwarto para sa anak ng isa. Nakapansin nyo, may ilaw na rin. May mga switch na rin. May outlet na rin sila. Ayun, yun, hindi pa natin nalagyan ng outlet kasi madudumihan lang. Tapos ito yung pangatlong kwarto. Nag-slab din tayo pala niyan, mga master. Nag-slabbing din tayo niyan. Ayan, mga outlet nila. Mahirap kasi ako lang mag-isa yung gumawa, pero sulit naman. Pag matapos na yung gawa mo, nawala yung pagod mo. Yan, dito yung, ito mapansin nyo sa ilalim nito, dyan yung panel natin. Kaya dito yung home run natin. Ayan. Yung sa ilaw, dyan pa rin dumaan. Tapos, yung paakyat pa yan, may dalawang tubo pa ako inabang pataas para in case mag third floor sila, may abang na tayo na nakaabang sa third floor. Mula slabbing, grinder natin kung saan yung area, silsilin natin o chipingin, lagyan ng tubo na PVC, patulad nito, lagyan ng tubo na PVC, tapos palatada sa atin pa yung pagsisiminto nyan, tapos wiring sa atin din. Kaya nabisi ako ng tatlong linggo, mga master, kasi tayo lang po mag-isa yung gumawa ng electrical sa bahay ng kaibigan natin. Ayun, mga master, mamaya o bukas gagawa na ako ng ayan, ililipat ko na pala yung metro doon sa baba. Meron na rin pala tayo dito yung service entrance. Ito, temporary yung wiring natin to. Pero ayan, sa taas may service entrance na tayo. May service entrance cap. Tubo na rin tayo ng rigid. Ginamit atin na siklam. Maganda to kasi kadiklam. Yan, pagbaba doon, may transformer box. Tagos yan doon sa pinto na may wire doon. Ayan, may wire doon sa pinto doon. Nakabaon yung layout natin dito sa slabbing papuntang doon sa lalaga. Dito sa, ito, lilipat natin tong metro doon sa gilid ng pinto. Para master, pakita ko doon. Mga master, ito tayo sa baba. Bali, iyon pala yung two service entrance natin. Ayun. Sa taas yung ayan, yung kanina. Tapos, ayun, may box. May box. Tapos, nasa loob yung layout nyan. Nasa loob ng slab. Pumunta dito sa ayan, may abang tayo dito dyan. Utility. May wire na rin mula yan dun. Yung sa taas, mapansin nyo, papunta, ikaling meral ko yun. Tapos, dumaan sa tubo. Tapos, dumaan sa slab. Tapos, pumunta dito. Ayan, ito. Ito. Itong wire na dalawa na to, mula yan dun sa kay Meralco. Ito yung in, tapos ngayon kasi temporary, tinap lang muna natin na tinap natin. Ito naman yung out, pero bukas ilagyan natin ng metro dito. Ito yung in nya, ito yung out nya. Yung out nya pumunta na dito sa panel natin. Yan na yung supply ng panel natin, ito na yung out. Itong galing Meralco. Ito yung tagos ng metro. Ito grounding natin, may grounding din tayo dito. Nilagyan natin ng grounding yung tubo natin doon para in case lang, at itatap natin niya sa dito sa grounding. Tapos itatap din natin sa body kasi bakal 'yun, at bumaba yan dito yung grounding. Ayan, nakabaon lahat ng layout natin. Ayan, papansin niyo may wire tayo dito. Tapos magbabaon tayo diyan ng pang-grounding rod natin. Ayan, nakabaon lahat ng layout natin, walang expose. Ayun, mga master. Yan yung, at magbibideo din tayo sa sunod pag once na tapos na yung gawa natin at malinis na yung bahay ng kaibigan natin. Papakita natin isa-isa kung anong kaganda yung nagawa natin electrical. Hanggang sa muli, mga master. Ayun, mga master. Napakita natin at naikot natin yung bahay ng kaibigan natin kung at kung ano yung nagawa natin dito.
na kahit mag-isa tayo, sulit naman yung trabaho natin. Kaya hanggang sa muli mga master, kaya huwag parating kalimutan mag-likes, share and subscribe. JTV po. Thank you. Hanggang sa muli.